Yo, what's up mga katropa, this is Ovid Vlog TV and welcome back po sa aking YouTube channel. Ngayon mga katropa, wala na po tayong intro pa mga katropa dahil pinainit at uminit yung ulo ko nung nakita ko ang video niya sa thumbnail mga katropa. So alam na nyo naman po siguro mga katropa kung anong pag-uusapan po natin dahil dito sa putak ng putak na malaki nga ang katawan, puro hangin naman. So mga katropa, pag-uusapan po natin yan. Pero wala lang muna intro, pero mag-i-intro pa rin tayo. Pasok, intro, let's go! Mga tropa, pag-uusapan po natin ngayon mga tropa, iba naman po ang ating content ngayon sa mga Solid Marites dyan, Nakiki Marites dyan, at ako Proud Marites sa social media. So nandito po tayo para pag-uusapan ang Batang Quiapo mga tropa. Dahil sa Batang Quiapo, marami pong mga ibang influencer dyan na sobrang inggit kay Coco Martin. Mga tropa, pag-uusapan po natin itong sinabi ni Rendon Labrador na putak ng putak sa social media. Bakit ka naging ganito, Rendon Labrador? Ito yung sinabi niya mga tropa, pakinggan po natin. Ano mo dyan, abot ni kang 10 taon na naman? Paulit-ulit yung ginagawa mo, akala mo ba nakakatuwa ka pa? Ginamit mong studio yung buong Quiapo na pagmamay-ari yan ng sambayanang Pilipino. Nawa na daw studio yung Quiapo. Una, Rendon Labrador, makinig ka sa akin ano. Hindi sana ako magbablog, hindi sana ako magre-reaction tungkol sa mga sinasabi mo. Kaya idol Coco Martin, okay? Sa Batang Quiapo. Una, Rendon Labrador, ang Batang Quiapo po, itong pelikula ni idol Coco Martin, marami po siyang natulungan. Marami po dito yung mga nagugutom na mayroong nakain dahil po kay idol Coco Martin. At marami pong itatak mo sa kukuti mo, Rendon Labrador, marami pong mga laos na mga artista na hindi na aktibo sa kanilang pagiging artista ang natutulungan ni idol Coco Martin. Ha? Grabe ka. Anong sinabi mo? Traffic sa Quiapo. Kailan ka ba pinanganak? Rendon Labrador. Kita dito mga tropa, kailan ka ba pinanganak? Kailan ba na hindi naging traffic ang Quiapo? Okay. Mga tropa, wala po ako sa Manila. Dito po ako sa Libre mga tropa. Pero, nung nasa Manila ako, hindi ko nakita na walang traffic ang Quiapo. Kailan ba naging tahimik ang Quiapo? Lagi naman traffic doon. At sinasabi mo, kapag dumaan ka na nagtitiping ang Batang Quiapo, ano naman kung pumunta ka doon? Baka ipakulong ka. At sinasabi mo, huwag bigyan ng permit. May permit po ang mga ganitong malalaking eksena mga katropa. Makinig ka, Rendon Labrador. Rendon Labrador. Grabe ka, no? Ang pamunuan po ng Quiapo, hindi nga humahagulhol, hindi nga putak ng putak. Wala nga sila sinabi kay idol Coco Martin dahil alam po nila lahat. Nakasit up po lahat yan, mga bayad po lahat yan. Okay? Walang naiisturbo dun. Walang pumuputak dun at nagre-reklamo sa Quiapo dahil sa mga business nila, sa mga paninda nila. Wala pong nagre-reklamo dahil masaya po sila. May meron mga tipping na ganito. Kami, masaya kami kapag mayroon mga ganitong tipping. Okay? At isa pa, yung mga taong masayang-masaya po kapag merong ganito na nangyayari, na nakikita nila sa personal, na ganito pala yung mga shooting ng mga artista, masayang-pasaya po sila. Okay? At malaki po ang bayad ng mga sumasali dyan, sa mga pinapasali dyan ni idol Coco Martin. Kaya wala pong naiisturbo dyan. Ha? Lahat po yung bayad. Okay? Kung ayaw mo ng traffic, gumawa ka ng sarili mong kalsada. Sinasabi mo na sambayanan, yung Quiapo na yan, para yan sa sambayan ng Pilipino. Ano ka ba? May pinag-aralan ka. Isa ka motivational, ano ba yan? Motivational speaker. Mga tropa, magaling ka sa mga pag-advise. Pero ngayon, bakit naging ganyan ka? Kaya doon Coco Martin, ha? Nakakatawa ka tuloy. Rendon Labrador. Alam mo, Rendon Labrador, nagpapasikat ka lang sa social media para mainis yung mga tao sa'yo
at ang pilikin yung video mo. Kami po ang natutulungan ni Idol Coco Martin. Maraming marami. At ngayon meron naman pong isang bagong babae. Na ito nga si yan sa screen ano. Napakagandang babae. Nakaribal siguro to ni Lobby po ano. Pinag-usapan natin dito. So yun na nga mga tropa, itong Rindon Labrador na putak ng putak sa social media. Wala kang magawa dahil hindi ka pinapansin ni Idol Coco Martin. Hindi ka niya papansinin. Okay? Dahil ang sambayan ng Pilipino ang may gustong manood ng ang Batang Quiapo. Masaya po kami dahil napakaganda po ng Batang Quiapo mga tropa. So, lagi lang po kayo manood mga tropa dahil napakaganda po ang Batang Quiapo talagang sulit mga tropa. Kahit puyat ka, manonood ka. Pero itong si Rindon Labrador, hindi ito manonood dahil inggit na inggit. Inggit siya dahil sila Tone at sila Team Kabugok nakasali sa Batang Quiapo. Pati itong si sino ba yan? Yung maliit na bata? Small Giant? Small Giant. Nakasali po. Kaya itong si Rindon Labrador nagre-reklamo siguro kasi hindi siya nakasali. Alam mo rin doon. Mag-focus ka na lang diyan sa pagiging motivational. Hindi ako makapagsalita motivational. Mag-focus ka na lang diyan. Huwagong pakialaman ang Batang Quiapo dahil wala po si Coco Martin ginagawang masama. Okay? Wala siyang ginagawang masama. Maganda po ang hangarin. Isa po siyang actor, mga tropa. Okay? Ano naman ngayon kung nagtitiping siya sa gitna ng kalsada? Anong paki mo? Okay? May permit yon. Tingnan mo naman ang daming kapulisa nag i-escort doon, di ba? Ikaw, mayroon ka bang escort dyan, ha? Pinaiinit mo yung ulo, ha? So, mga kamaritis, nag-iba po tayo ng... So, pasensya na kayo mga kamaritis, ano, dahil tayo umiinit yung ulo natin dahil dito kay Rindon Labrador, ano? Napakalaki ng katawan mo. Ganun ka pa. Okay? Hindi ka papansinin ni Idol Coco Martin. Dahil magaling yan. Manuntok at bumaril. So yun lang po mga katropa, maraming salamat po at ingat po lang kayo. Disclaimer lang to ha, tawanan lang. Peace out. Subscribe.